Luzon, 5 ang patay sa paglubog ng barko sa Palawan. Sa Cavite naman, 7 mangingisda na rescue matapos mapuno ng tubig ang kanilang bangka. Lalaking sumampa sa isang truck sa North Harbor, nahulog at nasagasaan ng kasunod nitong truck. Lalaking tinuturong gumahasa at nakabuntis umano sa 12 anyos sa Dalagita. Hawak na ng mga pulis at sinampahan na rin ang reklamo. Pagdilapo ng isang lalaki matapos ma-hit and run ng isang kotse sa Buena Park, California, huli sa CCTV. At matapos ma-engage sa boyfriend niyang si Liam Hemsworth, Miley Cyrus, pinayuhan ni Jada Pinkett Smith tungkol sa pag-aasawa. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga. Una sa balita, una sa serbisyong totoo, narito na ang mga unang balita. Sinalubong daw ng malalaking alon ng passenger cargo vessel na lumubog sa bahagi ng El Nido, Palawan. 5 ang nasawi sa trahedya. Sa Cavite naman, 7 mangisda ang nailigtas ng Philippine Coast Guard matapos mapuno ng tubig ang kanilang bangka. Narito ang report ni Ian Cruz. Hila-hila para mga mangis ng ito ang isang patay na kalabaw na narecover daw mula sa lumubog na MV Jusil 2. Bukod pa dyan ang bangkay na ito ng isang lalaki at dalawang iba pa na nasa punerarya. Namataan daw mga itong nakalutang ng 4 na mangis na sa pagitan ng Mini Lock at Helicopter Island sa Palawan. Makutla na yung kanyang awan. At marami siyang sugat. Mayroon tama siya sa ganito. Ito po yung mga gamit sa kabuuan, 5 na raw ang tsak na nasawi sa paglubog ng barko, kabilang ang isang sanggol at isang tripulante ng barko. Ayon sa NDRMC, wala naman daw problema sa dagat sa bahagi ng West Philippine Sea nang umalis ang cargo vessel mula sa Liminangkong Port sa Taytay, Palawan. Sobra rin daw ang kapasidad nito sa 59 na sakay, bukod pa sa pwedeng ikargang cargo tulad ng mga alagang hayop. Pero pagdating ng alas 11 ng gabi, habang nasa vicinity ng Pagawanin Island sa El Nido, sinalubong ang MV Jusil ng malalaking alon. Nakatawag pa raw ng saklolo sa Coast Guard ang paseherong si Grace Sahagun at nakapagbigay din ng distress signal ang kapitan ng barko na kinilalang si Jose Ramon de Castro. Pero kinailangan ng magdeklara ng abandoned ship kaya pinag-life vest ang lahat ng pasahero. Sa Cavite, 7 mangingisda naman ang nai-rescue ng Philippine Coast Guard patapos mapuno ng tubig ang kanilang bangka sa gitna ng sama ng panahon at malakas sa alon. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. Dahil sa matinding pinsala ng flash flood, state of calamity idineklara na sa bayan ng Glan at Maasim sa Sarangani. Sa ngayon, bukod sa 2 nasawi, may 8 pa rin nawawala matapos salantahin ang baha. Narito ang report ni Haji Rieta. Halos mayak si Darling Aurelia sa sinapit ng mga gamit pang eskwela na hindi na raw mapapakinabangan matapos malubog sa flash flood sa kanilang lugar sa Barangay Cross. Hindi pa namin magbabayaran. Dapat kami pang bayad sa eskwelahan. Ang ilang gamit nila sinalanta rin ng flash flood. Hanggang dito yung inabot ng tubig na nanggaling nga sa bundok at kasunod nga nito ay putik naman ang sumunod. At kung makita nyo, itong motor ito na ginagamit ng pamilya para makababa sa bayan ay hindi napapakinabangan dahil nga nasira nga. Kung mapapansin nyo, mataas yung kinalalagyan ko, paano na lamang yung mga bahay sa ibaba. Si Lizelle Hakala, kasama rin sa 300 residente ng barangay na lumikos ng lumakas ang ulan noong isang araw. Pagbalik sa kanilang bahay, wala na raw itong dingding at putikan na ang loob. Wala kaming magamit na mga banig, walang mga habol, mga kumot, wala din mga lahat talaga. Lahat-lahat. Wala talagang magamit-gamit. Sa Barangay Big Marcos naman kung saan nagkalat din ang basura at mga inanod na gamit ng mga residente dahil sa pagragasa naman ng isang umapaw na ilog. Pinatna ng GMA News na nagluluksa ang ginang na ito matapos anurin din ang kanyang asawa. Dito na siya sa ubos, medyo anak man ang tima. Tapos dito na siya, nagpailalom na siya. Ingon ko nga, pang nagdahilit na iyo tagari sa ibabaw. Paglikay, unsan niya paglikay?
dito ana, nabanlas na siya. Kalit kayo kitungod kay kanang tubig bitaw na sudlan na tungyuta ang miko ana, parang ubo na. Dalawa na ang patay habang walo ang nawawala sa buong Sarangani ayon sa talanang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Hindi pa malinaw kung kabilang sa talanang mga nawawala si Jennifer Salibaga, ang mangingisdang nailigtas ng Philippine Navy malapit sa Balut Island. 5 araw pero nakatago mi sa kuan sa Balut. A lot of reports from Maasim at saka nearby towns rito, yung Kiamba, meron din po at saka yung Maitong. Para sa unang balita, Haji Rieta reporting. Samantala, dalawang bus ang nagkasagian sa bandang EDSA Shaw southbound. Kung makakaiwas po kayo sa lugar na yan, ay gawin ninyo para hindi na po kayo maabala. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, patuloy pa rin po tayong nagbabantay sa lagay ng ating panahon kung saan isang panibagong bagyo ang posibleng pumasok ngayong araw sa Philippine Area of Responsibility. Sa satellite image ng Weather Central, makikita sa kanang bahagi ng Pilipinas ang bagyo na may international name na Gutsyol. Nahuling namataan 1,110 kilometro sa silangan ng Hilagang Mindanao. May taglay itong lakas na 85 kilometro kada oras at bugso na abot sa 100 kilometro kada oras. Inaasahang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o bukas ng umaga at tatawaging Bagyong Butchoy. Samantala, tignan naman natin ang antas ng pag-ulan ngayong araw. Mapapansin po ang malaking bahagi ng kulay berde sa Luzon. Ibig sabihin po niyan ay mas malaki ang posibilidad ng pag-ulan dyan ngayong araw. Ito'y bunsod pa rin ng hanging habagat na umiiral sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon. At bukod po sa Metro Manila, narito ang antas ng posibleng pag-ulan ngayong araw sa iba pang bahagi ng Luzon. Para naman po sa Palawan at ilang probinsya sa Visayas. At gayon din sa mga kababayan natin sa Mindanao. Hawak na ngayon ng mga pulis ang lalaking itinuturong ng gahasa at nakabuntis umano sa 12 anyos na dalagita sa Carmona, Cavite. Ang suspect, ama ng best friend ng biktima. Narito ang report ni JP Soriano. Halos madurog ang puso ng inang itago natin sa pangalang Leti nang malamang hinalay at nabuntis pa ang 12 taong gulang niyang anak na itago natin sa pangalang Rose. Kwento ni Leti, ilang buwan na raw siyang nababagabag sa biglaang paglaki ng tiyan ni Rose na inakala niyang mayoma lang. Nang ipa-ultrasound, lumabas na 8 buwan na itong buntis. Tumulo ang luha ko, hindi ko anong gagawin ko kung iuuntog ko yung ulo ko sa dingding. Dahil bigla ako na-shock. Hindi ko akalain. Isipin niyo 12 anyos. Nang kausapin ng anak, ipinagtapat nitong hinalay raw siya ng ama ng kanyang best friend at kapitbahay. Sabi masakit ito sa magulang yung nangyari sa anak ko. Gusto ko magkaroon siya ng pag-ano siya, nagbubawa sa kanya. Siyempre sinira niya buhay ng anak ko. Hindi ko maisip bakit ganun. Kukutusin pa parang anak na nauyan. Sa salaysay ni Rose sa Women and Children Division ng Carmona Police, nakita niya raw ang 47 anyos na sospek na si Nelson Realoza nang minsang bisitahin ng best friend na isang kapitbahay. Sinabi raw ni Realoza na wala ang kanyang anak kaya aalis na sana si Rose. Pero hinila niya na po ako bigla. Tapos tinakpan niya po yung mga bibig ko po. Inumaran niya na po ako. Hindi na po ako makagalaw. Naaresto na ang sospek at sinampahan ng reklamong grave threat at rape in relation to child abuse. Positive na identify dito ng biktima dahil nga kapitbahay ito at tatay ng best friend niya. Na-refer na natin sa DSWD. Kasabay ng pagtanggi, naghamon ang sospek na ipa-DNA ang anak ng biktima. Wala akong ginawa sa anak nila.
umuwi ng gabi din yung anak nila pagka ano, wala naman nasisinaan o kasahin sisisi yung ano, anak nila. Payag naman ang ina ni Rose sa hamon at pinaninindigan ang salaysay ng anak. Para sa Unang Balita, JP Soriano reporting. Umatake na naman ang grupo ng mga menor de edad sa lungsod ng Quezon na kung tawagin ay Jumper Boys. Sila po yung mga naghihintay ng truck sa mga stoplight, sasampa sa likod at saka magnanakaw. Narito ang exclusive report ni Emil Sumangit.